Magandang araw po. Welcome po sa Probinsyano Recipe. Ngayon po, ituturuan ko po kayo paano magluto ng tinolang manok sa papaya. Ang una lang po natin gagawin, magpainit lang po tayo ng mantika sa isang cooking pot o sa isang kawali. Kapag mainit ang ating mantika, ilagay na po natin ang ating ginger o luya. Haluin lang po natin ito hanggang sa lumambot. Reminder lang po, lutuin natin ito na maayos para sa gayon ay mas maging maayos yung lulutuin natin at mapalabas natin yung pinaka-natural flavor ng luya pagka maayos natin ito na iluto at para matanggal natin ang lansa ng manok. Na ipagluto na po yung ating luya ay sunod na po natin yung ating sibuyas. Haluin lang po natin ito hanggang sa lumambot ito. Pag malambot na po ang ating sibuyas, isunod na po natin ang ating bawang. Ang bawang po ay madali lang maluto, kaya konting halo lang ito ay siguradong luto na. Pag luto na po ang ating bawang, isunod na po natin ang ating manok. Inilagay ko na po agad yung manok para sa gayon ay medyo mawala na po yung lansa nito at mag-isa-gisa na po siya para po mas manood po yung mga luya, bawang at sibuyas sa karni ng manok natin para mas masarap yung luto natin. Then haluin lang po natin si kotsa natin, then timplahan lang po natin ng patis, paminta at haluin lang po natin ito ulit. Halo-haloin lang po natin hanggang sa masing kotsa ito. Then, lagyan lang po natin ito ng tubig at pakuluan lang po natin ito ng 15 minutos o 15 minutes. Dahil po ang gamit natin ng manok ay bantres, madali lang po itong lumambot. Kung medyo matigas po yung ginagamit yung manok, medyo dagdagan nyo po yung minuto ng papapakulo. Then, pag po 15 minutos na, buksan na po natin ito. Dahil po ito ay medyo malambot na, ilagay na po natin ang ating papaya. Then, haluin lang po natin ng konti ito. At dagdagan lang po natin ng tubig ito para sa ating sabaw. At isunod na po natin ang ating chicken cube. Dahil wala po tayong chicken stock, chicken cube po ang lalagay natin, chicken cube. Then yun po, ilalagay na po natin ang ating sining panigang. Then takpan lang po natin hanggang sa lumambot po yung ating papaya. Ang papaya po ay maganda ito sa katawan dahil po nagtataglay ito ng vitamin A, C, and E. Tatlo po makukuha natin vitamins dito, kaya po napakaganda sa ating katawan. At yun po sa may mga taong may kolesterol, maganda rin po na kainin natin ang papaya para sa gayon ay medyo mababa po yung kolesterol natin. At yun po sa mga taong wala pong kolesterol, mahinam din po na kainin natin yung papaya para maiwasan natin yung kolesterol. At nakakaganda po ang papaya. Yun po ito ay malambot na, ilagay na po natin yung ating malunggay. Ang malunggay naman po ay nagtataglay po ito ng mga vitamins din na nakakatulong sa atin para protektahan yung ating buhok at balat. At syempre, napoprotektahan din po nito yung ating buto. Mas mapatibay po nito. Then, yung pakuluan lang po natin ng konti at i-ready na natin siya para i-serve dahil po ito'y luto na. Ayun lang po, kung nagustuhan nyo po yung aking video, sana kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing gagawin tayo na video. Ito po yung mga ingredients na kailanganin natin. Kailangan lang po natin ng 4 na butil ng bawang,
kailangan lang po natin ng isang sibuyas, 2 tam ng luya, 1/8 tablespoon ng paminta, 3 tablespoon ng patis, siling panigang, 2 nor cube chicken, papaya, at kalahating kilo ng manok.